Hi, boy. Good evening. So, good evening, everyone. Once again, I am here to present to you some of the products of Mary Kay. So, it's a maulan na evening for tonight. Hi, boy. Kumusta? Thank you for watching. Mom, Lord, good evening. Akong background, akong anak na kanta. Hi, Mom Lord. Good evening. Thank you for watching. Yes, in a little while, we're going to start with our live for the introduction of other products of Mary Kay. So, may background po ako. Kumakanta yung baby ko. Kumakanta sila. Good evening, Ma'am Milchi. Ma'am Sarah Jane, good evening once again. Thank you po for watching. Background. So, good evening once again, everyone. Kumusta na po kayong lahat? So, for tonight, I am going to present to you po two products of Mary Kay. First is we have the Honey Glow Finisher. Yun po. Honey Glow Finisher with SPF 35 PA++. Ayan, hi, Ben! Mayong gabi! Salamat sa pag-watch! And then, I also have here the Time-Wise Liquid Foundation. Yan po. Time-Wise Liquid Foundation. Yan. So, for tonight po, I am going to show you how to use the following Mary Kay products. So, by the way, ito po sa ngayon, this is my raw face, as in wala pong makeup. So, katatapos ko lang pong maghilamos. And then, I want to show to you what's the difference between applying the two products and then compared to wala pong nilalagay sa face. So, half po, bali, papakita ko sa inyo, half lang siya, mag-a-apply ako ng Honey Glow Finisher at saka Foundation. So, at least para ma-differentiate po natin kung ano po yung effect if you're going to apply the Mary Kay na Honey Glow Finisher at saka Liquid Foundation. So, ito po yung everyday kong ginagamit kasi napakadaling gamitin lang po, napakadaling i-apply. So, in less than 5 minutes, you are done preparing with yourself. So, ito na po siya ngayon, itong Honey Glow Finisher, it has SPF 35. Yan po. So, with UV rays protection against the heat of the sun, we also need this one. So, yan. So, ito po yung raw na face ko. Yan po, wala pa po akong nilalagay sa face ko. So, let us see kung ano po yung magiging difference niya. Once we apply the Honey Glow Finisher and the Liquid Foundation. So, by the way, I am going to start na. For this Honey Glow Finisher, this one, you can use this po or you can apply this after na makapaglagay kayo ng moisturizer sa mukha ninyo. Ayan. You can use this after your moisturizer. This one. Honey Glow Finisher. So, ito pong Honey Glow Finisher is parang you use after moisturizer and before you apply your makeup. So, para din po siyang primer na ilalagay nyo muna ito to help your makeup to long last. So, the following benefits that you can get from Honey Glow Finisher po is that it helps you to have a radiant looking skin and then
it brightens your skin. At saka po, ano siya? It improve your wrinkles and then it has a UV protection. So, mas nakakatulong po ito siya para medyo po malessen yung mga wrinkles natin. So, ito rin po. Iyan po yung mga benefits. Isa sa mga benefits na nakukuha natin when we use the Honey Glow Finisher. Hi, Ate Homie! Good evening, Te! Hi, Ma'am Christine! Thank you for watching. So, ito na po. I-apply na po natin ang Honey Glow Finisher. So, papakita ko po sa inyo half only ang lalagyan ko po. And then, i-compare po natin sa kabilang face. So, i-focus ko lang po para mas makita natin yung difference nila. Yan. So, ito siya. Napaka-tipid gamitin. Kasi po, even just for a pea size of this, is kayang-kaya na po siyang ma-apply sa mukha natin. And then, lahat na po ay pwede siyang malagyan na. So, ito po, Honey Glow Finisher. It's a cream. This one. Konti lang po ilalagay. Ganyan. So, if you have any questions, feel free po to chat or write down below. And then, I am going to answer your questions. Tsaka, hindi ko po siguro masasagot, chat ko na lang po. So, yan po yung Honey Glow Finisher natin. This one. So, i-apply ko lang po siya half on my face. So, we're going to use our beauty fingers. So, ito po. We're going to use this one since ito po yung pinaka magaan. So, we're going to use this in applying our Honey Glow Finisher. Yan po. Honey Glow Finisher. So, yan po siya. So, for those po na gustong magkaroon ng Korean glassy looking skin, you may use our Honey Glow Finisher po. It brightens our skin. So, yan po. Itong half lang po muna yung lalagyan ko for you to differentiate po what's the effect of having a Honey Glow Finisher and yun sa wala din po. So, napakadali lang po siyang i-apply kasi cream lang po siya. And then, isa lang po yung shade niya. Isa lang po yung shade ng Honey Glow Finisher natin. So, it fits to all types of our skin. Yan po. So, tapos ko na pong lagyan ang half of my face. Konting lang po yung nalagay ko. Yan. So, makikita niyo po ba yung difference? Masyado pong, ikaw lang na, masyado pong maliwanag ang aking ilaw. So, yun po. So, hindi po siya malapot na, hindi po siya malapot sa feeling, yung sa Honey Glow Finisher. Yan. So, konting lang po yung nalagay ko. Just, as a pea size of it, and then nalagyan na po halos yung half ng aking face. Yan po. So, to give some emphasis, lagyan ko po siya ng konti lang, dagdag, konting dagdag. Yan. So, ito po yung sinasabi nila na kapag gusto nyo magkaroon ng parang no makeup look, pero in a best way. So, ito po siyang magandang gamitin, yung ating Honey Glow Finisher. Kasi po, nag-blend lang siya sa skin natin. And then, it just improve the looks of our skin. So, yan po. So, yan na po.
So, kung makikita nyo po, yan. Tapos, versus this na wala pong honey glow finisher. So, mas brighten na po siya. At saka, nag-brighten po dito sa right side. At saka, glowing na po siya. Glowing in a way na hindi po siya, ano, na hindi po siya oily. So, kung itatouch nyo po siya, hindi po siya oily. Yan. So, yan po yung effect niya. Kung tatamaan ang ilaw, kung mapapansin nyo po, is para siyang glowing. Yan. So, the right side, kung makikita nyo po sa malayuan, mas nag-brighten yung other side as compared to this one na wala po akong nilagay. Yan po. So, this honey glow finisher, maganda po ito siyang gamitin kasi it protects us also against the heat of the sun. So, hindi mo na kailangan maglagay po ng mga sunscreen to your face if in case nagmamadali kayo. Ito, kahit ito lang po, eh, sapat na yung honey glow finisher. And then, to followed by our time-wise liquid foundation. So, this help us, it serves not just a parang makeup po, but rather, it helps us to protect our skin again sa mga dirt po. So, binablock po niya yung mga dust para hindi po siya makapasok sa mga pores natin. Yan po. So, i-apply ko na itong time-wise foundation to half also of my face. Yan po. So, ang ginagamit ko pala is beige. Yan po. Beige W100. Kasi po, itong liquid foundation natin is available to different shades. So, yan lang po. Yan na ilalagay natin. Konti lang siya, pero sapat na. So, makakatipid po talaga kayo sa paggamit nito. So, kahit konting lang, sapat na siya para po ma-apply sa ating face. So, ilalagay ko na po yung foundation. So, it easily blends to our skin po kung mapapansin ninyo. Napakadali po siyang gamitin at saka it easily blends to our skin. This is the liquid foundation of Mary Kay. So, ako po na hindi masyado mahilig before na maglagay ng makeup at kung ano-ano at kung ano-ano sa face ko. But this time, I am in love with the product of Mary Kay. Kasi po, simple lang siya. Napaka-simple lang ng gamitin at saka maganda po yung result niya. It just simply brings out the best of your face. So, hindi po siya as in obviously na parang namumuti kayo or nag-makeup. So, it just simply brings out the best of your skin. Yan po. So, half lang po muna para makita natin yung difference. So, napakadali lang po niyang mag-blend sa skin natin. Ayan. So, ayan po. Sa nilagay ko na pea size, kung mapapansin niyo po, may natira pa. So, malaking tipid po. So, matagal to siyang maubos. You can use this one from 6 to 8 months or more, depende po sa paggamit ninyo. So, yan po. Hi pa! Good evening! So, yun na po. We are done using our liquid foundation. Yan. So, kung mapapansin nyo po, medyo, saan mas maganda? Sa left side or sa right side? So, mas okay po yung sa right side. Yan, makikita nyo po yung difference niya.
Salamat, Dar. So, this is the difference. Wapasad kayo si Daryl, oy. Glowing food ang skin ni Daryl. So, this is now the effect of our honey glow finisher and then our liquid foundation. So, makikita nyo po yung difference niya. Yung sa right side po, nag-brighten up ang aking face. And then, it's glowing. But then, not oily. Yan, sa malapitan, hindi po siya oily. So, napakagandang gamitin at napakadaling gamitin. So, ito po, makikita nyo, so yung isang natira po, ipahit ko na lang siya muna. Tapos, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung effect niya kapag nalalagyan ng tubig. So, kung mapapansin nyo po, hindi po siya masyadong maputi. So, it means to say, ito po yung right na shade for my type of, or my skin color. So, yan po. Yung foundation. So, makikita nyo, na, okay po yung blending ng aking color. So, mag-spray po ko ng water for you to see the effect. Ito po. Sa tubig. So, yan siya. Binasa po po ng tubig. So, hindi po siya naging cakey or naging malapot. Yan. So, kahit mabasa po ng tubig, yung sa foundation, kapag in-apply nyo po, hindi po siya naglalapot. Kung papahiran po, yan. So, parang wala lang. Yan. So, napakagandang gamitin. Kasi po, kahit na binasa nyo yung tubig, yan, hindi po siya agad nabubura. So, water resistant po siya. At saka, hindi po siya, di ba po tulad ng ibang mga products na kapag i-apply nyo po siya, para siya nagiging cakey or nagiging malapot. Tapos, hindi na nagiging pantay yung kulay niya. But then, as you can see, when we place or when we spread the water, this one, as you can see, nung nilagay ko po yung foundation, so, mag-spread po ako ulit. Yan. So, tumulo lang po yung water. Pero hindi po siya nasira yung foundation. Yan po. So, kapag nabasa po yung face ninyo, konting punas lang, andyan pa rin po yung foundation. Yan. So, yan po. As you can see, the difference now. Good evening, Ma'am Warly. Hi, Ma'am Naraya. Thank you po for watching. So, for those who kung sino po yung mga bago lang po nakapanood ng ating live ngayon, as you can see, may konting difference po sa aking face because at this side, I use the Honey Glow Finisher and the Liquid Foundation. So, ito po yung combo na ginagamit ko pang araw-araw whenever I go out. So, yan po. Honey Glow Finisher and then Liquid Foundation. Yan po. So, mas maganda yung sa right side kasi, yan, it brightens your skin in a natural way, looking, natural looking lang po, yan, and then maganda yung effect niya. So, this time, kukumplituhin ko na po yun sa paggamit ng ating Honey Glow Finisher. So, just put a pea size of it, and yan. So, makikita nyo po, ito siya. Konti lang po nilagay ko, but then, even a little of this, okay na po siya na gamitin. So, just spread sa ating face. So, papantayin ko lang po, kasi kanina, itong right side lang po yung nilagyan ko. So, as you can see, the other side glows and brightens, while the other side po, hindi po masyado. Ganyan. So,
So this is the effect of our Honey Glow Finisher. It brightens our face. It helps improve the wrinkles. And it has UV protection. So, okay po siya gamitin whenever you go out for you to be protected from the heat of the sun. Hindi po madaling mangita yung mga ating mukha. So, may natira pa rin po. So, kapag may matira, pwede nyo pong ipahid sa ating sa liig na part. Yan. So, kung makikita nyo, konti lang nilagay ko, pero okay na po siya. Yan. So, Ate Lovely, ito po yung binili nyo. Ito yung po yung in-order nyo. So, kapag ginamit nyo po, ito po yung magiging effect niya. So, followed by this liquid foundation. Yan po. P-size. Yan. Kahit konting-konti lang talaga yung gamitin nyo. Sulit na sulit po siya. Hindi po siya madaling maubos. So, ito pong sa foundation natin, it simply bends to our skin tone. Yan. So, our Honey Glow Finisher and foundation simply brings out the best of our skin. So, kung makikita nyo po, yan. Brighten na po yung mukha ko. Hi, Ate Chet. Good evening. Sige. May natira pa rin po. So, kahit konting-konting lang talaga yung gagamitin nyo. Sapat na po. Then, ang maganda dito sa ating foundation. By the way po, for others, ito po kasi yung favorite combo ko. Itong Honey Glow Finisher at then ang ating liquid foundation. But then for some, you can also use other combination. You can also use the Honey Glow Finisher as well as the CC Cream. So, best din po sila na combo. Yan. Ayusin ko lang. Yan. So, yan na po yung effect. Hi, Ate Che. Good evening. So, yan na po yung effect ng ating Honey Glow Finisher at saka liquid foundation. Yan po. Yeah, so for those who wants to try our Honey Glow Finisher as well as liquid foundation for free, just contact your Mary Kay Beauty Consultant or if you have none, you may contact me po or you may chat me or message me. We can set a schedule po para masubukan nyo rin po yung mga products ng Mary Kay for free. For those po who are interested to try, feel free lang po kayo to contact or message. Message me or your beauty consultant po. So, yun na po for tonight. Hope po may na-learn kayo sa shinare ko sa inyo for on how to use our Mary Kay Honey Glow Finisher as well as our Timewise Foundation. Yan po. So, these are the combo na ginamit ko tonight. Hope you also like it. This po, Honey Glow Finisher and then our Timewise Foundation. Yan. So, this is now the after look. Yan po. So, okay po. 2 thumbs up for me. And then, kung gusto niyo rin po subukan, feel free to message us. And then, we'll set a schedule for you to try also our Mary Kay Honey Glow as well as the liquid foundation. So that's all for tonight. Good evening once again. God bless and amping kanunay. Bye! Till next time!